ginagamit namin talaga sa skydiving and sa canyon swing para mas experiential yung feeling. Mas maramdaman nyo yung ano yung actual feeling of skydiving and canyon swing. And Kylie and Gerald, how is it working with each other for the first time since you come from different networks? Easy. Parang ako, I had a great time. Syempre may kaba nung una kasi unbelievable pa siya sa akin na mga kasama ko. Si Gerald, I'm working with MavX, sobrang ano pa niya eh, surreal. Tapos na nandun na ako and then I jumped into my character and you know, we were both in character. Talagang tumalon na ako and I trusted him direct. And yun, I think maganda naman yung kinalabasan. Yeah, masaya. Masaya katrabaho si Kylie dahil nakita niyo nga sa film kung gano'n siya ka-passionate at gano'n niya kamahal din yung craft niya, yung proyekto. Tapos kapag nag-shoot ka sa abroad, kumaga konti lang kami. So, ang laking bagay na yung mga kasama mo, gano'n ka-professional. And she's a very great representative of her network na GMA because she talagang mahal niya yung trabaho niya. Well, congratulations. I'd like to be here. Yes, thank you, Kuya Mario. Yeah, please limit our questions to two lang po para mapapagbigyan po ang lahat ng gusto magtanong. But before that, before we proceed to Tita Aster Amoyo, we would like to acknowledge the presence of our bosses, Bosses Sparkle, GMA Arts Center, Mr. Vic Del Rosario, and Ms. Joy Marcelo. Good afternoon po, Sir Vic and Ma'am Joy. Okay. To our second question po, we'll be coming from Tita Aster Amoyo. Tulad ng sinabi, ano ba to? Nag-e-echo talaga. Pwede akong lumipad. Tulad ng sinabi ni Paring Mario Bautista, I'd like to congratulate everyone for a very beautiful movie. Although may pagka-sensitibo yung tema, una muna siguro kay Sen. I always remember you because of the late Phil Cortez. Paboritong writer kanya. Why did you come up or how did you come up with this material? Nung una po, kasi dililigaw ko na si Lucky, yung producer. Kasi ginawa niya yung car sa Faroe Island with Paolo and Ian. Sabi ko, dapat makagawa ko ng pelikula sa Mavic kasi I travel a lot. I want to write a story na shot abroad. Kasi siya lang lagi yung producer na nag-shoot abroad. Sabi ko, I have to work with you. So we met, may story siya, at saka niya yung adding yung story about two people and the mental issue, mental health issue. So I said, I want that. Android. Kasi ang sentimental reason behind it is my mentor, Jay, Sir Silas, had this issue. And in his final letter, he said that hopefully, he hopes that someday, somebody will write about this. And so it's a price, a fulfillment of a promise to my mentor, Jake, Sir Silas. So it's actually my tribute to him. Thank you, Sam. Dalawang question lang kung ang tawag doon? Pagtutuhugin ko na kay Direk, Kylie, and of course, Gerard. I know this is the very first time that you have worked together, the three of you. At nakikita ko nga yung parang early merging ng GMA and ABS-CBN because of these two good talents. When this material was given to you, ano ang naging reaction nyo and how did you, paano nyo ito pinaghandaan? So, I think if I can remember, si Lucky, when I was doing my first film with Mavex, that was 2021 in Netherlands, yeah. Pinitch niya sa akin yung concept and I remember falling in love with the story because coming from pandemic,
lockdown, feeling ko lahat ng tao pinagdadaanan to. Lahat ng kaibigan ko pinagdaanan to. Lahat ng mahal ko sa buhay pinagdaanan to. We lost people. We saw our friends go to rough days. And I think that is the inspiration for me nung ginagawa ko yung pelikula. And at the same time, nung pinitsakin ni Lucky, sabi ko, ang simple nung kwento pero ang lalim. Kasi pag sinabi mong mental health, di ba, it's a very complicated topic, sensitive. Pero the way he pitched it to me, ang sabi niya, ang gusto ko lang sabihin sa pelikulang to is, at the end of the day, let's just be kind to one another. And I think yun yung nagustuhan ko. It's the simplicity of the message. Dahil pakiramdam ko bilang tao, mahilig tayo sa mga complexities sa buhay. Mahilig natin komplikahin yung buhay natin. Pero nakakalimutan natin maging mabait sa kapwa natin. And mental health is such a complicated topic. Napakiramdam ko, doktor lang naman yung pwedeng makapagsabi talaga ng ano yung process, ano yung pinagdadaanan. Kaya nung first time ko ma-meet sila, Gerald and si Kylie, sabi ko, ito yung gusto kong message ng pelikula. Gusto ko pagkatapos panoorin ng tao yung pelikula, ma-realize nila, kailangan ko lang pala maging kind sa kapwa kong tao. Kailangan ko lang din pala maging matutong makinig because lahat naman tayo nakikinig. But there are two kinds of listening kasi, di ba? Yung mainly listening, pero hinihintay mo kung ano yung gusto mong sabihin after. And merely listening and I'm just absorbing kung ano yung sinasabi ng kausap ko. And minsan, dun tayo sa una palagi. Palagi nating hinihintay yung turn natin kung kailan tayo magsasalita. And yun yung nakakalimutan natin. People who, based on, syempre, yung mga testimonies when I was researching of stories of people na dumadaan sa ganito, parang ang sinasabi nila, hindi nila kaya mag-share sa ibang tao because they feel they're gonna be judged. Kasi ganun tayo eh. Pag hindi natin naiintindihan ng isang bagay, ginajudge na natin agad. Kaya yun yung kailangan natin matutunan. Kailangan natin makinig nang hindi hinihintay kung kailan tayo late magsasalita. Because hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ni Kylie, pwedeng mabigat sa kanya, hindi mabigat sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun mali yung pinagdadaanan niya. Each and everyone has the right to go through their what they're feeling. And yun yung inspiration ko sa together with syempre with Sen nung kinausap ko siya, sabi ko, Sen, ano yung gusto mong sabihin sa pelikulang to as the writer? Kinausap ko si Lucky, ano yung gusto mong sabihin sa pelikulang to as the producer? And pinagsama-sama ko lahat ng yon, and it's basically telling human stories sa katauhan ni Noah at ni Lucy. And yun po, ang haba, sorry. Iba yung sagot mo. Ikaw naman. Okay, when I first read the script, natakot ako. Kasi sobrang dark ng subject matter.
But as an actress, I stepped into Lucy's point of view kaagad. And sa story niya, human connection saved her life. And I think, dahil nga dun sa pinagdadaanan nilang dalawa, they needed human connection. And after reading it, kahit in-anxiety ako ng isang linggo after reading it, nagkaroon ako ng konting hope na sana yung mga manood nito, maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. And there's always a chance for a second chance in life. Just give a chance for other people, for people to give you that hope. Never lose hope in trying again. Ganun. Yung nakuha ko. And yun nga, I felt so much empathy for her character, kaya gusto ko siyang gawin kahit natakot ako. Pero I feel like yung subject matter is a good conversation starter, kasi this is reality. People go through this, and diba, if we have more awareness about it, maybe pag open tayong pag-usapan, like Derek said, maybe we can save more people. Actually, nung kinuwento lang sa akin ni Lucky ito sa isang train station sa Budapest habang nagsushoot kami ng ibang movie din under Mavags. Kinukwento pa lang niya, sobrang na-fascinate na ako, na-excite ako gawin kasi as an actor, hindi ko pa natatakal yung ganitong kwento, yung ganitong character, yung ganitong journey namin. So, that really excited me. Just the awareness of, sabi nga ni Drake kanina, actually motto ko to sa buhay talaga, even before this film, is always be nice. Para na sa mga strangers na hindi natin kilala kasi hindi nga natin alam yung pinagdadaanan. And meron tayo kanya-kanyang journey sa buhay, may mga pinagdadaanan tayo. As you sa nakita niyo sa film na yung pinagdadaanan ni Lucy, iba rin sa pinagdadaanan ni Noah, di ba? Ayaw ko magbigay ng spoiler kasi nga hindi ko pa napapanood, but kanya-kanya yan eh. Tayong lahat dito, meron tayong mga kanya-kanya pinagdadaanan. So, just be nice, respectful, always be kind. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Tita Aster. Our next question naman po from Don Don Sermino of Abante. Ayan. Actually, na-bother ako sa pelikula. To be honest. So, Kylie. Oh, there you are. Ayan. So, congratulations, Gerald. No? May mga scene talaga na parang titik mo palang acting. Ang galing mo doon. No? Same with Kylie talagang. Siguro ang galing talaga ng director nyo. No? Kasi talagang napa-arte kayo ng tamang-tama. Ayan. But anyways, kasi for sure hindi nyo kilala yung isa't isa, no? Pero ano ba yung pagkakilala nyo sa kanila, sa isa't isa, before kayo nagtrabaho? Papahiyang aminin, but I was a fan. Pala ko ng Kimeral, sorry. Maging honest lang ako. Yun, manonood ako sa scene ng mga pelikula nila. But then, nung nandun na kami, syempre, I need to be professional. Talagang, tinanggal ko lahat yun. And nagtrabaho. And you, sir? Yun, alam ko na kahit hindi ko pa siya nakasama, si Kylie is a very good actress. And I'm very privileged na na-witness ko yan in person at naka-eksena ko siya. But more than anything, napaka-humble, napaka-down-to-earth, and very cowboy din. So, sa ganong klaseng shoot, kailangan, kaya mo mag-adjust kasi maraming pwede mangyari. Nasa abroad kami, hindi namin hawak yung lugar. So, she was very professional. And naging, sabi ko nga, naging mas madali yung shoot. Ayan, last na nag-work kay Direk, any comment or reaction sa acting nung dalawa? Kasi pinupuri na ng mga nakapanood. Una, syempre, I'm very honored and super feeling ko it's a pleasure working with this
two brilliant actors. Si Gerald, I've never worked with him, pero tanda ko, PA pa lang ako. Never ako naging part ng any project niya sa movie. Pero nakikita ko na siya, sabi ko, ang galing naman ng Martin ito. Sana one day, makatrabaho ko siya. But wala, I never had the chance to work with him, even nung PA pa. Si Kylie naman, what I love about her is her eyes. Her eyes speaks a lot. Nang kahit hindi niya kailangan, minsan hindi niya kailangan umarte. Kung ano lang yung nasa ano niya, nakikita mo na sa mata niya. That's why nung pinapanood ko yung while editing, sabi ko, may mga kailangan tayong tanggalin na kasi yung nabibigay na ng mga mata, both of them. And yun, super happy to be working with them. Super thankful ko to Mavex for giving me this opportunity to work with these two actors and work with this brilliant story by Senator. Thank you. Okay, thank you, Don. Our next question naman po from Leia Salterio. Hi, good afternoon. Did you change anything in the screenplay? Pero syempre, di ba, iba yung screenplay. Pagdating mo na sa iba yung screenplay, iba pa yung pag-revise mo while shooting, iba din yung pagka-cut mo. So, when this, syempre privileged ako to be working with Miss Maria Ignacio, a legendary film editor. So, when we were cutting, syempre may discussions, ganyan. Sinasabi niya na, direct parang nasabi na to, or nabigay na to on this eksena. Kahit sa masakit sa puso ko, kasi ang gaganda ng eksena, ang ganda ng Switzerland, kailangan ko siyang bitawan para mas maibigay yung magandang kwento. How many scenes did you really? Yung mga 2 or 3 scenes. Hindi naman madami. Curious daw talaga siya. Can I ask Gerald? How did you break the ice when you started working? Wala. Usap lang. Actually, yung first kita namin ever was look test. Diba? And then, nag-sit down kami. July of last year, and it was only maybe 1 week before kami lilipad for Switzerland. Tulad ng sinabi ko kanina, madali na katrabaho si Kylie. She's very humble, masarap kausap. So yeah, wala namang kailangan mag-effort pa because everything just came together very natural. And again, mahal niya yung trabaho niya at isa yan sa pinaka-importante. Actually, this naman po na it's like getting to know each other's story. So even Lucy and Noah were strangers when they first met, and ako personally ginamit ko yun. I used whatever was available, and ganon unti-unti nag-observe kasi mahihiyain din ako, sobrang tahimik ko. Pero nag-observe ako, and you know, feeling ko nagamit ko yun so that nothing's awkward po. Did that help? Yes po, yes. Pero tinanggal ko talaga yung fan na file para makapag-focus ako. Kasi kung mag-focus ako doon, di ako makaka-arte. Starstruck ka. Hindi naman, ano, di na ako mapaniwala. Ano ba ito? It's not. Thanks. Oh yes, may ganun na nangyari. Nahulog po ako sa upuan. Okay, thank you. Thank you, Leia.
our next question naman po from Alan Diones. Hi. Hi, lakas. I'm here. Ano lang, napansin lang namin na parang may ano, common theme yung napanood namin back-to-back na Summer Film Fest movies. Yung mga yung ending niya, parehong happy ending ha, in fairness. Masaya yung ending. Oo, diba? Back-to-back na napanood natin. O, parehong may ano, ganun. So, hindi yun ang tanong ko. Gusto ko malaman, kasi parang after watching the movie, parang gusto-gusto namin pumunta ng Switzerland ni Ate Nitz. Maganda. So, ano yung sobrang in-enjoy nyo? Ano yung pinaka-favorite nyo yung pinuntahan? Kasi parang you went around talaga Switzerland, no? Parang may Zermatt. Tama ba, Sen? I think so. No, may Zermatt, may Interlaken, mga ganon. Tapos, ano yung na-discover nyo sa isa't isa while you were working abroad? Ako, pinaka-favorite ko talaga na mag-skydive kami sa Interlaken dahil tumanong kami 13,000 feet up in the air, tapos kita mo yung buong Interlaken na napakangit na. Kita mo yung clouds, yung mountains, yung villages na sa baba, sobra. Hindi ko pa napapanood, so hindi ko alam anong itsura. Pero, ganda. So, ayun. Mas maganda pa sa personal. Honestly, mas maganda. Sobrang saya ako. Sobrang excited ako nung landing na kami sa lupa. Kaya yung reaction ko doon, talagang totoo yun. Na-discover ko lang kay Kylie, yung naramdaman ko pala sa unang dog test pa lang namin na alam ko na maging masaya to, adventurous, she's very adventurous. Kahit sobrang takot siya doon sa skydiving namin at saka sa yung canyon swinging, sobrang takot siya talaga. Pero ginawa pa rin yan. Ginawa niya for the love of the craft. At para ma-enjoy niyo din yung Switzerland, di ba? So, very brave, very brave. So, good. Pero nakita nga namin sa mukha mo, Kylie, yung takot, ha? For someone na gustong mamatay, parang you were afraid, girl. Daredevil po ako, pero natakot ako dun. Bakit? Actually, ginawa ko siya kasi kung hindi ko gagawin, wala po kaming pelikula. So, pero alam namin, matapang ka nga, nag-action-action ka, pero dun sa canyon, ano yun, swing, and yung sky tie, natakot ka? Why? I have a bad habit kasi that I need to be in control of everything talaga. So yung feeling na lang, kailangan ko mag-let go, and tatalon ka lang, and then just let whatever happens. Siyempre may fear of death. Mukha mamaya takina ko sa puso. Ganon, pero wala naman. Actually, yun yung, that's what I put in my head. Para makapag-skydive ako na. Pag na-conquer ko to, makakonquer ko yung anxiety ko, makakonquer ko yung whatever happens in the future. So, ginamit ko siya din as a catalyst for my life. And yun, totoo nga naman. Na-survive ko eh. Pero ang kagandahan nun, sobrang ganda nung talon namin. Magawa ni Kylie, yung ilang araw niya iniisip, dito siya makatulog. Tapos nung nagawa namin, lumanding na kami, lumapit na sa amin yung AD. Ang sabi ng AD. Tanong ko, nakilang ba yung skydiving? Bukas na ba? Garon, literal, garon. Tapos nung nagawa na namin, lumanding na kami, lumapit yung AD sa amin. Ang sabi niya, grabe, ang ganda. Okay lang po ba kung mag-isa pa? Hindi na grown yung nalang ako. Sabi ko bakit, pero sabi na, yun na yun. Pero game tayo nun. Game ka ba nun? May kaya ni-discovery mo kay Jericho. Napaka-husing ng Omar. Yun. Very quiet siya magtrabaho din eh. But I can see his process while I was observing. I'm not weird, I promise. Yun lang yung na-observe ko. And he's very open and very generous. And bilang isang artista, yun yung gusto mo, yung nagbibigay din. Hindi yung ikaw lang nagtatrabaho mag-isa. Wala akong natutunan din kay Direk. I was so confident in the film kasi nakita ko siya sobrang immersed niya. He was watching a film, may soundtrack siya for us, na nagamit ko rin talaga for my character. And I'm so grateful kasi anything that will get me to perform better, na-appreciate ko. Thank you, Direk.
And binibiga niya ako. Okay, thank you, Alan. Our next naman po from Bulgar, Janice Navina. Ayan, good afternoon. First, I'd like to congratulate everyone for a job well done. Ayan, may echo daw talaga. Oh, ang lalo na si Kylie, ang ganda-ganda niya all throughout the film. Yes. I'm here. Oo, blooming. Parang hindi bagay dun sa character na may pinagdadaanan. Parang hindi obvious na may pinagdadaanan kasi ang ganda-ganda pa rin. But anyway, yung question ko, when this was presented to you, alam mo yung character mo na ang problema is about the failed marriage. So, I'd like to ask kung somehow ba nakarelate ka doon sa character mo. And as Kylie, kung napanood natin yung character mo, as ano nga name, sorry, Lucy, ayun, amin ko na makalipon, as Lucy, naka-cope up ka by going to Switzerland. As Kylie, how did you cope up yung character po? Very character based po yung decision making for the film. Sobrang lakas ng empathy ko for Lucy. There are similarities, pero we're very, very different. Pero nagamit ko naman. So, you know, it's nice. Ano po yung second question? So, how did Switzerland did help me? Napakaganda ng Switzerland. And na-adapt ko rin yung culture nila na magbawas ng pagsa-cellphone, di ba, lumabas, kasama yung mga bata. Kasi ganun sila, they're always outside. Tapos ang ganda pa ng Switzerland, sobrang ganda. So, yun, nakatulong naman. Eh, yun. Sana in the future, madala ko yung mga anak ko doon because it's worth going to. Sobrang ganda. Were you at birth? Hey, sorry. Ikaw, nung may pinagdaanan ka sa buhay mo, paano mo naman i-resolve yung problema? Mabalis ka din ba, katulad ng character mong si Lucy? I used to be like that. Pero after being like that, tinatakasan ko siya, I would go somewhere and try to escape it. Parang na-realize ko na pagbalik ko, ganun pa rin. So I had to really go deep to try and heal where I am, kung saan ako ngayon. Para at least kung saan man ako dalhin ng buhay ko, I'll be okay. Hindi ako umaasa sa, you know, somewhere else. Did you get a professional help? Oh, I did. I did therapy. And nakatulong naman siya. Yes, it helped. Okay. And kay Gerald naman. Last question na lang, Janice. Ayaw kay Gerald na lang. Oo. Kasi yung character mo nga, sad to say, napaka-bigat, di ba, nung ending. So, talaga. Oo. Ikaw ba naka-relate ka rin doon? And as Gerard, paano mo naman hinahandle when you feel like giving up? Giving up? Wow. Hindi ko alam, iba ka kasi medyo mayabang ang dating. Pero kasi pag umabot na ako doon sa parang giving up, hindi talaga eh. Hindi ko hinahayaan umabot doon. Hindi ko, kung ba may challenge o may problema, may obstacle na dumadating sa buhay ko, gusto ko sana tapusin na siya agad. Kung baga hindi ako lumalayo, hindi ako mag-a-abroad, o kung ano man yun, gusto ko lang harapin at tapusin. Kung baga, tapos kapag nag-abroad ako, at least ma-enjoy ko. Pero yung tatakas ako, parang hindi. But that's the beauty ng movie namin kasi iba't ibang paraan ang depression or challenges sa buhay. So, ako yung tipong gusto ko lang tapusin agad at para maging maayos at hindi na stressful yung buhay. Harapin eh. Kahit masakit, minsan matagal, may mga problema na matagal, pero kailangan mo harapin kasi doon nangyayari yung growth mo bilang isang tao. Okay, thank you. Thank you, Janice. Our next po from Alan Sancon. And then I think, magtatanong pa si... si Rose Garcia. Sorry. Tapos ka na yun. Hindi pa pala si Rose. Rose pala, sorry. Okay. Si Rose muna, after Janice, then Alan Sancon. And then, Tita Erlinda Rapadas. We still have
15 minutes, oh, mga 13 minutes yata tapos na tayo sa press con. And then Jerry Olea. Okay, Rose. Okay. Yes, good afternoon. Una po sa lahat, yung movie, pagkakagawa, cinematography, napakaganda. No? Yung ako to be honest, siguro as a mom, medyo na-disturb lang ako ng konti sa tema. Although I know na kung ano yung gusto niyong ipakita dito is about mental health. And I also read the yung post ni Sen. Yun lang po. Siguro kay direct sa akin, Sen. Kapag napanood ito, ng, lalo na ng mga kabataan ngayon, kasi we all know hindi tayo pare-pareho ng pagtanggap. Lalo na kung yung halimbawa, yung kabataan na ito ay medyo dumadaanted sa ganyan. Sa tingin nyo, paano niya kaya ito mag-trade? I mean, hindi kaya mapunta doon sa medyo negative or ano. Kasi di ba yun nga eh, yung medyo distracting lang siya. I think naman it ended naman with Kylie kasi so siya kasi she survived. So it was the savior who was able to save himself but he was able to save somebody else. So it's a reality. Nilalabasa po 100,000 suicide pa na every year all over the world. That's true. I was really parang, oh my God, ganito pala ka, ano hirap ka. And then having a friend, mentor, who went through the same thing. Talaga it was real to me. Kasi, there were so many friends around him. He has so many good friends, he's religious. He has a great job, he has money, he has a partner, and yet he went that way. So parang, it's a reality. Sometimes, you cannot save yourself, even if you're surrounded with people. And sometimes somebody will save you. And hopefully, the audience will look at what happened to Kylie instead of what happened to Gerald's character. Yun, yun sa akin. So, yun lang po. Okay, thank you, Sam. I do hope to make sure to see the direct or... Just to add to the sinabi ni Sam, I know that post. Nung pinost mo yun, sabi ko, buti na lang hindi ko tinanong sa'yo. Dahil magkaiba tayo ng meaning ng unravel. Yung meaning niya ng unravel, it's from the mental health side. Yung meaning ko ng unravel, it's more on you as a person after so many difficulties, you unravel to become the best person that you are. And I think that helped. Kasi the way we did the film, we wanted it to be on the positive side. Na pagtapos mapanood ng mga tao, sabi nga ni Kylie, it's a good conversation starter. I think yun kasi dapat eh. Ang pelikula, pakiramdam ko, as a filmmaker, kailangan yun yung unang hinihit. Maging conversation starter ng mga tema na sensitibo. Kasi ito yung mga kailangan natin bilang tao, bilang lipunan. Hindi natin kailangan iwasan yung mga dapat iwasan. Kailangan matuto tayong pag-usapan yung mga sensitibong bagay tulad nito. Kasi kung hindi natin pag-uusapan, matatakot tayong pag-usapan. Then, ano mangyayari sa atin? We will not grow to become better human beings. And I think that is what every art form should be, to send messages to its audiences to become better human beings. Thank you, Derek. Last question for Gerald and Kylie. Yan, sabi nga natin, parang all of us minsan talaga dumadaan sa some mental problem or some mental issue. Kayong dalawa, dumaan na din pa kayo sa mga ganito. And gano'n ka-strong yung pag-keep up nyo para hindi para hindi mabagsak doon sa... Katotohanan ng suicidal, yung mga ganon.
Wala, perfect po ako. Wala ako pinagdadaanan. Okay, okay, okay. Never ko naranasan yung ano. paano ba? Hindi, ano po ako eh. I come, yung motivation ko pagdating sa trabaho, pagdating sa personal life ko, sa buhay ko, it always comes from a place of gratitude. Yung sobra ako nagpapasalamat na hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na andito tayo, andito ako. I get to do projects na can make an impact, mga teleserye, mga shows, movies. I always come from a place of gratitude and I'm always grateful sa lahat. Minsan kapag may pinagdadaanan ako, nasa gitna ako ng challenge na yan, syempre, nandun yung parang yung stress ka, iniisip mo bakit nangyayari to, paano ko ayusin to, anong nagawa kong mali para mangyari to. But I'm also, lalo na pag nalagpasan ko na, I'm also grateful for that challenge kasi doon ako natuto. Kung sino ako ngayon is because of what I've been through. Hindi yung success, hindi yung mga, you know, kung ano man yun, yung success in career or in, hindi, it's the failures. Mas doon ako nag-grow bilang isang tao. Okay, thank you. Hi. Okay, thank you, Rose. Our next from Alan San. Si Kylie. Ay, si Kylie pa pala sasagot. Sorry ha. Sorry, Kylie. Sorry. Balikan ko lang. Kasi, alam nyo, ang oras na, ano na lang, 6 minutes na lang tayo dito sa theater. Balikan ko lang yung question. Okay, sige, director. Sorry po. We all, pinapanood din namin yung film to Mental Health Org Philippines and they said that susuportahan nila yung pelikula and some of the proceeds of the film will be given to the Mental Health Org Philippines. Oh, wow. Yes, I have. Actually, I was diagnosed with postpartum depression and anxiety pagkatapos kong manganak sa pangalawa ka. So, I understand so much yung pinagdadaan nila. But also, ang natutunan ko doon is dun ka, whenever you feel like you're in a place na medyo dark, dun ka dapat mag-speak up lalo. Humingi ka ng tulong. It's not wrong to ask for help. Kasi dun yung chance to connect more eh, with the people you love. And I think if ever may message man, I think that's the message. That's why I said yes to the movie. Kasi I said, yun yung gusto kong maramdaman ng mga taong manonood. Na please, if you're ever in this place, ask for help. Connect with the people around you. Kasi we're all human. Death is something we experience together. Lahat tayo. We will go through it. Diba? So, yung fact na yun alone connects us all. So, parang sana maalala natin yun na di tayo nag-iisa sa buhay. We have the power to connect. Thank you, Kai. Okay na po. Thank you. Pasensya na ako ha. Nag-multitasking ako dito. Okay. Our next from Alan Sancon. One question na lang daw siya. Medyo may extend lang tayo ng ilang minutes. Tanong ko lang kay General sa kay kasi napakaganda ng Switzerland, di ba? Parang nakakilinggan yun talaga kami pumunta. Pero kayo, how you man dun sa Switzerland? And any memorable yung mga behind the scenes na experience nyo doing the film. You wanna share? Ano, kapag hindi kami nagtake or kumbaga kasi yung setup kasi minsan naglalakad din kami or yung naglalakad kami sa para makita namin yung scenery, nakapag-train din kami, nag-swim kami sa Isletwald ba? Sa Isletwald. Na-enjoy namin yung beauty, yung weather, yung scenery, so yun yung naging bonding natin. Sobrang different experience lang to sit back and enjoy the culture of another country. And I think yun palang mababago ka na sa person. Marami ka nang mapipick up and that's what happened to me. Actually, mahilig ako mag-travel pero never ko naisip mag-Switzerland. So it's a blessing in disguise.
ngayon sinasabi ko na sa family, sa family ko, sa friends ko, punta kayo doon or manood na lang kayo ng movie namin. pero totoo, sobrang naging ano din siya, meditation for me. Kasi ganun yung, ano yung energy ng Switzerland. Very tahimik, sobrang ganda. And it was a good breaker. Dun nga sa pelikulang ginagawa namin na medyo, good breaker siya kasi, ganda. Thank you. Okay na, Alan. Okay. Next naman po from Erlinda Rapaz. Kanina pa siya, gigil na gigil na magtanong. Tita Erlinda. Handa ka makapagtanong ni Kylie. Kylie, buwis buhay talaga yung mga ginawa mo rito ng stunts dito sa movie. Nagpaalam ka ba kay Senator Robin doon na may mga gagawin kang ganito? For sure, hindi ka papayagan kung nagpaalam ka. Actually, ever since po nag-asawa ko, hinayaan niyo na ako sa buhay ko. Una, hindi naman siya nagpaalam, di ba? Sigurado pang napanood ng daddy mo noon si Sen, ahanga sa'yo, sa lakas ng loob. I think so. Proud naman si Papa anytime I do something ganyan, medyo daredevilish. Kasi bata pa lang ako, dun siya natutuwa sa akin. So for sure, pag napanood niya to, mas lalong ha. Oo, tutuwa siya. Ganda ng movie. Si Gerald. Thank you. Gerald, so yung role mo nga dyan bilang taga-save nung mga taong may mental sickness, depression, ikaw ba magiging advocacy mo balang araw na tumulong din sa mga taong may ganyang problema? Pwede, pero kumbaga sa akin, ito yung maganda tong mic na to. Ito yung simula. Ito yung simula to bring awareness and para mamulat din yung ibang tao kung ano pinagdadaanan ng iba. So, we'll see after this. Pero, kumbaga, I try my best through, you know, in through social media or through yung business ko, working out sa gym to share positive energy. Kasi kailangan din ng tao yan eh. Kailangan natin yan. And ang pinaka, ako kasi from my experience, ang pinaka experience ko is advice ko kapag may pinagdadaanan, no? Sa samahan mo ako, mag-workout muna tayo. And then, tatanungin ko siya, how do you feel after the workout? And masaya siya, ganun. So, punta ka dito everyday, di ba? Ito makakatulong sa'yo. Ito yung kasi ito, yan yung therapy ko eh. Yun yung nagpaparelax sa akin eh. So ito yung advocacy ko. Ito yung sinishare ko. Stay active, stay healthy, and susunod na yun yung iba. Okay, thank you and good luck. Thank you, Tita Erlinda. And of course, our last two questions or two or three na lang ba mo itatanong? Ako, tapos si Jerry Olea of pep.ph. Parang take one naman yung canyon swing at saka skydive. Take one. Pero yung easing scenes, yung ba take one yun? Nakaka-inlove kasi talagang kanina, nung biglang sinunggapan ni Kylie si... Ganun na nga po yung nangyari. Sabi lang ni Direk, okay, mag-kiss kayo dito. Okay, Direk! Yun, take one nga. How was it, Gerald? How was the kissing scene? Yung mga nanonood talagang biglang nag-gasp. Ako, feeling ko spoiler to eh. Grabe. Wala nga ako alam. Well, anong kiss to? When you landed. How was the kiss? Yeah. Enjoy. The best. Okay, thank you. Actually, nung nasa Switzerland na sila, nag-email ako, sabi ko, wala ba silang love scene? Kasi sabi ko, parang wala nga sa script mong binasa ko ulit. Eh, sabi ko, yun yung ultimate human connection. Tapos, ano, sabi nila, huwag na daw. Huwag na lang daw. Hindi na ready si Kylie magkaroon ng love scene sa movie. Talaga ba? Okay, thank you. At least ngayon ko lang nakita si Sen na tumawa siya sa kanyang mga sagot. Kanina ka pa. Kanina ka pa emote. I can feel you naman, Sen. Okay, our last question po from... May magtatanong pa ko pong iba? Or meron... Okay, sige, last question na lang ho. Si Morley Alino of DZRH. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, nasarapan po ako. Gerard, eto ako. Ayan. Question ko kay Direk. Kasi ang mga Pilipino...
Most of the time, hindi ko sinasaklawan ang kanilang pananaw. Kapag ganitong kamatayan ang pinag-uusapan, negatibo. Suicidal, ayaw. Paano natin sila i-encourage ngayon na panoorin ang ganitong klaseng pelikula na tumatalakay sa kamatayan? I think unang-una, syempre with the location na kung saan namin ginawa yung pelikula, intentionally na nilagay namin talaga doon because bukod sa meron talagang suicide, kumbaga legal sa kanila yung suicide, syempre, ang gusto namin sabihin is dalhin muna sila sa isang magandang lugar, transport natin, ipa-experience natin yung lugar. Kasi I think yun muna eh, it's you experiencing the place, and then after that, pag na-experience mo na, dun ka na at naka-immerse ka na, dun mo na matututunan yung mga lessons na ano. And I think it's the Switzerland. Yun yung ano namin. Gusto namin kayatin lahat, panoorin ang pelikula. Dadalhin namin sila sa Switzerland. And then, pagtapos namin sila dalhin doon, pag napas nila ng sinihan, may baon-baon silang isang magandang kwento. Thank you, Gary.